ako ay directing. Yan ako. Congratulations po dito po sa bago ninyong series dito po sa amin sa Kapatid Network. Siguro unang kong question ay para kay Makoy. Hi Makoy. Hello po, good afternoon. Hi Makoy. Ako, congratulations sa bago mong project. Of course, Makoy, hindi ka pa pinanganak noong naging hit to, no, itong puto nung during the 1980s. Paano ka naghanda dito sa role mo bilang anak ni puto ni Mayor Herbert, considering na nga na hindi ka naman pinanganak nung dekadang yon? Ako, actually, di ko binabagin yung line na hindi ako pinapanganak kasi baba, guys, magayos yung tatay ko. Pero yun nga, mahirap, pero gusto ko eh, kasi mahilig ako ngayon sa mga lumang comedy films. Alam naman natin, di ba, at iba talaga sa akin ng comedy films kasi at tumapag pa talaga. Kaya, ang sarap dampanan pagawa ng mga proyekto na may halong napapagkanoon na story. Kaya yun, inaroon ko, pinunutin mo binapagong beses. Yung mga, siyempre, yung mga galong tatay na tulong din ni Derek, mga superheroes, mga superheroes yung ginawa niyang peg sa akin. Si Derek kaya nakatulong yung like, para deliver yung lines, kasi iba yung deliver ng lines ngayon eh, sa panahon niya. Kaya, first day pa lang, nag-meeting kami ng mahaba talaga, at doon nag-start na. Siyempre, adjusting ko na, pero on the long run, masaya. Na-blend naman. Ayun. Aabangan namin yan sa'yo, Makoy. Siyempre, yung next question ko ay para kay Mayor Bistet. Hi, Mayor. Good afternoon po. Apo. Mayor, siyempre, ikaw yung lead star nito, no? More than 30 years ago. And now, you're back dito sa sequel. And then, bagong atake na kumbaga. Because we are in the new age na rin pagdating sa paggawa ng project, no? Ano yung pakiramdam ninyo na parang na-reprise yung role ninyo from the 80s now to the present? And then, yung ganitong klase ng comedy ay bumabalik talaga, nauuso ulit sa panahon natin ngayon. Bon, maganda yung question. Una, magandang hapon, magandang araw sa lahat ng mga nandito ngayon sa media magandang. Pasalamat din ako sa TV5 saka sa Viva Films, sa Viva TV for recognizing na itong puto is alam mo, ito yung una kong solo picture sa buong buhay ko eh. After nung Baguettes 2 Hot Shots, ito na yung solo. Then after that, Captain Barbell, sunod-sunod na Commander Bawang, sana gawin namin ni Trek Rain. Pasalamat ako sa kanila, sa Viva Chas TV5 for putting their strengths and energies together, magkaroon ng synergy para magawa namin ito sequel na series na puto. Kung ginagawa namin yung puto in the mid-80s, ang director namin si Jeroy Salvador, who was a child actor, teenage actor, a good director. So yung beat niya, yung kanyang tempo, yung kanyang timing, at yung kanyang puso in the 60s and naipasok niya during the 80s. Ito naman, kung nag-experience ko rito, nung ginagawa namin itong series na ito, una, ako na yata yung pinakamatanda dito sa buong crew at sa cast, no? At sa production ng series na ito. Ikalawa, dala ko nga yung 80s tsaka 90s na beat na itinuro sa akin ni Derek Leroy. Pero yung flair, no? Yung technical flair, yung timing, yung importansya ng off-beat timing. Sige mo, timing niya, pero off-beat. Galing naman yan kay Derek Leroy.
may mga punchline dito na pagka nung binitawan sa akin, binasa ko sa script, sabi ko, ha? Pasok ba yun? Pero nung pinapitaw sa akin ni Direk Ray, tapos nireview ko yung sarili ko, pagka matutulog ako, nireview ko kung tama ba yung ginawa ko, hindi. Karamihan ng kadalasan, natsatsamba naman. The 21st century comedy, pasok doon sa series, pasok doon sa pinagagawa niya sa akin bilang isang 80s and 90s na actor na natuto doon sa director at artista na si Roy Samudio during the 50s and 60s. So yun yung scope nung nadala nitong series na ito. Now, hindi magiging buo ito without the guidance of our director, Direk Ray. Kasi he's a fan of the 80s, 90s comic. And then he's also a technical person of the 21st century na nagagamit niya yung, alam mo, sabi ko nga, sinabi yung ka-text ko, ka-message ko, si Yayo Aguila yan. Tapos ay ko, alam mo, kung kompleto pa yung tools ni Direk Ray, mas marami pang nagawa. Yeah. Parang wari, kung meron siyang drone, maraming ilaw pa, maraming pang ito. I mean, mas muungga pa siya ng gusto. As it is ngayon, okay na siya. Pero kapag kayong kompleto siya ng tools, kailangan niya, mas maganda pa yung mas mabubuo pa niya ng tama, ng buong buo yung gusto niya i-project dito sa series. That's why I want to work again with Direk Ray dahil sa well, muna para sa mga projects ng mga anak ko. Kahit na hindi ako artista. And then eventually, sabi nga ni Direk, no, I also want to do Commander Bawa. Viva may hari niya, sabi. Oo nga po. Eh, sabi ko, sino gaganap? Sino sasalinan mo ng power? Wala po, kayo yung mismo yung Commander Bawa. Okay, ah. Sabi ko, ganda yun. Ah. At yung 53-year-old guy na gagawin mo superhero, pwede yun. Then, research ko, sila Robert Downey, sila ano, eh, mga 55, 56, 57 na yung mga yun. But they're able to project themselves as the character, like Iron Man, Batman. Eh, sabi ko, oo nga, no, tama nga naman yun. So, kaya ako nagpapapayat, kaya ako gusto maging Korean, ika nga ni MJ, nagpabakit hat ako, para pasok pa rin sa panahon. So, yung bon, yun ang masasabi ko, the 20th century comedy plus the 21st century technical aspect of Direk Ray and the comedy of the 21st century. Maganda yung pagkaka-merge. Ako, we're looking forward to see that, Mayor. No? Thank you so much, everyone. Congratulations po. Thank you, MJ. Camino ng Abate, meron siyang questions po para kay Mayor Herbert. Go ahead, Tito Dondon! Na MJ, hi! Magandang hapon. Pero MJ, hindi ako naniniwala kay Mayor na nagpapapayot siya. Nagpapapayot para sa kanyang trabaho. For sure, meron. Sigaw mo na yung Tito Dondon! Oh, Diyos ko, kilala ko yan, ano, mula simtang pangkataanin, nakaraan, present, at hanggang future, kilala ko siya. So, hindi ako naniniwala lang pa sa mga project ang kanyang pagpapaganda ng katawan. But anyways, mamaya na yun, Miss Nick. Ano na muna tayo? Since hindi naman nalalayo ang kagwapuhan yun ni, ano, ni McCoy, di ba? Yung personality, of course, parang nakikita mo rin yung sarili mo sa kanya kahit pa paano, masayahin. Hindi naman mataas din ang sense of humor. Pero kung ikaw, Mayor, meron kang ipapamana sa kanya since mag-ama naman kayo sa ito, anong pwede mong ipamana kay McCoy? Not material ko, siguro yung nakaraan mo, past mo, experience mo. Kasi syempre, punong-puno ka na ng wisdom. Oh, well, hindi naman punong-puno. Nakatulad ni Boss Week. Mas magami yun. Mas magami yun. But parang sandali, parang ang wisdom, pag sinabi sa yung wisdom, parang dapat maraming pinagdaan ng babae. Ano ba yun? Well, hindi naman. I mean, when I say Boss, hindi ka naman. Baka mag-alsa si Boss. So, uh-huh. Ikinig si Vincent, kasi Veronique. Ang natutunan ko kay Boss Vic, yung succession theory niya sa mga anak niya hanggang sa apo niya, yung pagmamanage ng isang negosyo. Si McCoy, negosyante. Si McCoy merong leadership kasi nung estudyante siya ang president ng class niya. Tagapagtanggol ng mga bully.
Well, minsan siya yung nambubuli. Pero nambubuli. Very athletic. Mr. Rinon, meron siyang disiplina. I remember very distinctly kasi puro mga siyempre, yung mga nangyari sa buhay ko, medyo dramatic din naman. Basta sinabi ko lang sa niya, always remain be gentleman. Kailangan gentleman. Sa lahat ng bagay, whether sa relasyon, sa actuations mo, sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo. There are times na magsasnap ka, pero always, pag nagsasnap, palikuwagan, tiga muna, I have to present myself as a very gentleman person. So yun yung part ko sa kanya. And I think, meron naman si Makoy ng mga traits na nabanggit ko earlier at meron din naman siya sa pagiging gentleman niya. Kasi in fact, pag pinag-uusapan namin yung nakaraan niya, huwag na niyang pag-asa. Sabi niya, huwag na natin pag-usapan yung nakaraan dahil meron na mong kasagot niya. You know! Pagong. Ay, salamat. Ay, salamat. Pero nakarelate ka ba sa kanya? Nakarelate pa kayo sa isa't isa? Nakikita ko yung sarili ko sa kanya, except that talagang at his age, iba yung naging karanasan ko sa karanasan niya ngayon. Parang mas disente siya. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi, hindi ako disente. Kaya lang, parang mas enjoy ko yung life ko kesa to sa enjoy niya rin yung life niya. Okay, hindi natin masabi, Tenor, bata pa si Mako. Eh, mali, tsaka medyo masikreto rin yan. Hindi ka tulad mo, parang London. Ang family, ang buhay ba? Diba talagang alam ng lahat? Si Mako, swerte siya dahil mas marami artista ngayon, hindi mas natututukan. Pero malay natin, maraming ano yan. Diba? Pero ikaw, Makoy, anong gusto mong tularan naman or ma-achieve na na-achieve ni Mayor? Masabi ko, ang dami na eh. Ang dami ng na-kay Mayor. Pero gusto ko pa iba-iba. Pero marami sa maganda katang. Pero yung the way niya paano i-handle yung mga tao, like sa mga okasyon, yung paano niya, alam niya kung kailan siya ay nagbibigyan ng tulong kasi alam niya pagkasabi lagi niya sinasabi sa akin kung kailangan ko gano'n siya baga sarap sa tingin ng gano'n na meron akong palagi na itutulong diba? Tapos the way siya magsalita wisdom po ito honestly the way siya mag deliver ng mga words with wisdom talaga ng punong-puno at genuine talaga niya kaya yun siguro yung mas leadership, yung may sinasabi si Mayor na leadership sa akin, siguro mas meron pa siya na surimate someday. Yung charisma ba sa babae, gusto mo rin mamana? Hindi ko na nabanggit eh, kasi may pa na sa leadership din yan. Yun nga, yun naman yung tanong ko, kasi ibang charm ni Mayor ito sa babae. Ikaw ba? Aminin natin, di ba kayo nagkakalayo ng high, ng heels, so... So, yung charisma ba sa babae ni Mayor, lalo nung medyo batabatang, ano, nasa 20s, 30s? Si Mayor kasi pagka sa ganyan, hindi niya kailangan ng abs, alam mo, hindi niya kailangan ng... The way, yun lang siya, yung siya lang, yun na. Hindi naman tuloy. hindi niya naman kailangan ng abs talaga para ano, di ba? Para maka-attract para sa iba pang mga kababaihan dahil I'm sure sobrang lapitin yun ng dalawa. Pero thank you so much, Tito Dondon, for your questions.